Kumusta mga chong? So today's video, isa na namang napakagandang scooter ang ating pag-uusapan today. Ito lang naman yung tinatag na drone. Collaboration with the GPX and SYM. So talaga namang sure na sure napapatok to sa Pinas kapag ito ay dumating. Recently, ito ay nililaunch sa Thailand. Ang GPX collaboration model with the SYM. So, ang specs nito ay napakatindi talaga. So, ating umpisahan ang mga specs ng ating bagong motor. Ang drone GPX collaboration model with the SYM. Ang engine nito ay 150cc 4-stroke with technology came from world-class brand SYM. So, fuel efficient with strength. Then, the drone smart key, intelligent remote that comes with system on-off function to assist in car operation, easier to use. So, ginaya to sa kotse. So, para mas madaling gamitin. At kapag nawala, meron tong spare. Kaya hindi mo iisipin o mag-aalala sa battery kapag ito ay nalobat. Lighting systems. Meron tong full LED headlights ready to install. Hazard lights with daytime running LY shape with separate high beam and low beam divider na makikita ito sa araw at sa gabi. So napakaganda talaga. Pagdating sa taillight, ito ay may 3D look na kung saan meron siyang sharp design, tail and stump function na kung saan wala ang iba na super ganda talaga pagdating sa kanyang taillight. Pagdating sa windshield, ito ay may smoky coloring page shield shape na kung saan ay medyo mataas at mapuprotektahan ang driver sa impact ng hangin. Isa sa magandang specs nito ang kanyang full LCD digital meter, speedometer design, sports screen, full digital LCD meter system with tachometer with complete information, clear colors and also able to set the trip. So, napakaganda. Lahat ng kailangan mo nasa LCD screen niya na. When it comes sa braking system, ito ay equipped with dual disc brakes sa front and rear. Ang kanyang front ay may sukat na 260mm at ang kanyang rear ay 220mm. So pagdating sa stopping action, hindi ka iiwan ni drone. Isa din sa pinagmamalaki ni drone ang kanyang premium seat na kung saan mamimit niya yung mga mahilig mag-rides ng malayo dahil ito ay malapad at malambot na kung saan dinisign siya proportion sa ating katawan, lalong-lalo na sa mga rider na mahilig magbiyahe. Meron din tong storage box na kung saan convenient sa napakalaking mga bagahe. Ito ay may 18 liter na kasya ang isang full face helmet. Dahil tayo ay nasa new age na at communication is very important. Naglagay sila ng USB charging socket na kung saan meron tong 2 amps na kayang i-charge ang iyong cellphone na hindi ka mag-aalala sa pag-travel at hindi ka mapapalo ni Mrs. kapag di ka nakasagot sa telepono. Equipped ito ng dual shock, premium softness with dual spring rear suspension. Meron tong 3 levels na kung saan pwede mo yung i-adjust na babagay sa'yo para ang iyong ride ay sobrang komportable. Pagdating sa dimension, ito ay may lapad na 760mm at meron siyang haba na 2000mm at taas na 1115. Parang sinlaki rin siya ng NMAX, hindi nagkakalayo at PCX. Meron itong 14-inch aluminum wheels na may sukat ng 100x90 14 front tubeless. At ang kanyang real wheel size ay may 110x80 14 tubeless na kung saan kasukat niya yung gulong ng PCX. Isa sa kinaganda nito ay kompleto ang kanyang switches. Tayong mga Pinoy kasi mahilig tayong mag
lagay ng mga add-ons, yung passing light, hazard, and kill switch. So, meron siyang kill switch na kung saan pwede mo siyang mapatay agad. And then, yung kanyang handlebar is sobrang ganda, naked. Then, hawig siya sa PCX. And kanyang foot pegs ay napakaganda. So, komportable para sa angkas. Sana makarating dito sa Pilipinas itong si Drone GPX collaboration model with the SIM. Ito ang kanyang mga kulay. Meron siyang yellow, red, black, at mga premium colors na kung saan makikita lang yon sa mga premium models. Salamat sa panunood. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe mo na. At hit mo yung bell button. RS, mga chong.